If I had a boat, I would sail out, take every brother and sister of mine. We'd row in the sunshine and sleep when it's dark, hoping to find somewhere we can call home. But it's black, yeah, it's black. Oh, the water's black. Hi, good morning. It's Friday morning. Na-feel overwhelmed ako ngayon. Alam mo yung ang dami mong gustong gawin, tinatry kong maging realistic kaysa doon sa I want to do everything na persona ko. Nag-aayos kami ngayon ng mga gamit. Bumili kami ng closet sa IKEA, 'di ba? Para ma-organize na lahat yung mga summer and winter clothes. All this time, ang ginagawa ko, nilalagay ko sila sa plastic. Tapos, naka-label. Pero still, ang hirap pa din i-maintain. Kaya nag-suggest ako kay husband na why not bumili kami ng closet for storage lang. Para doon na lang lahat, para mas maging organized lahat. For these 4 years na nakatira kami dito, magpo-4 years. Yan yung hinanapan ko muna ng paraan. Hindi ako agad nag-suggest ng cabinet or closet kasi nga parang another purchase and another furniture naman. So, I tried to find different ways kung paano ko nga siya maayos. So, I remember sharing with you yung nag-embark ako ng decluttering. Nag-start ako dito. Going back to the closet, dadating sa Monday, tapos i-assemble sa Tuesday. At dahil hindi ko nagagamitin yung mga plastic na pinaglalagyan ko, so ang daming damit out. Punong-puno ng damit yung bed namin. Wala akong ibang choice but to tackle one place at a time. Kasi kahit gusto ko siyang ayusin lahat, hindi pwede. So that's very overwhelming to me dahil yung ugali ko, gusto kong gawin ko lahat. And minsan, very stressful siya sa akin. Itong guest room kasi namin, naging stock room siya. Nung may dumating nga kaming bisita, instead na dito matulog, doon na lang sa living room natulog tuloy kasi nga wala kaming mahigaan. Wala kaming offer na higaan dito sa guest room, which he doesn't like it. But he understood why. Kaya ngayon, uunahin ko yung guest room. Yung bed ni Kuya Holly, dadalhin ko sa guest room kasi yun yung maging bed dito. Pumili kami ng bagong bed niya. How do you call that? Like, dito kasi, nikay bed to. So, I think, para siyang loft bed. Hindi siya bunk bed kasi isang bed lang naman. Sa taas yung bed mo. Tapos yung may parang space sa baba where you can like put a study table or like a space to use. Kaya, yun ang binili namin sa kanya. Kaya, ipapakita ko sa inyo yung guest room. It's so messy. And yung guest room, guys, is like small. Like, sakto lang talaga isang tao. Wait. It's a crazy situation right now. But anyway, this is the truth. Alright. Here you go. Yan. Pilian ko pa yan. Donate. Give. Tapos, throw away. Let's do it na. Ito to. Thank you.
yung pang balance ko para pang pihit ko dun sa ayan para maikot ko to. Ayan, para maikot ko yung Allen wrench. Allen wrench pala ang tawag dito. Si Allen wrench. Yes! Ayun! Di pa kasi fixed perfectly yung doon. Kaya inaalalayan ko. So, dapat gitna ako para neutral. Yusuf! Alalay, alalay! Hala! Sakto? Ayun! Agoy, nahulog na! Ano naman pala nahulog? Nahulog nga! May nahulog nga! May nahulog nga! Mali nga yung paggalagay ko sa ano. Yung bilog. Mali ang paggalagay ko. Expected ko naman yun. Pero okay na to. At least may ano na siya. Nakatayo na siya. Hindi na ako masyado mahirap pang mag-adjust-adjust pa. Yung sumunta ako doon. Ang tanong, paano? Teka lang. Lilipad muna yata ako. Ah, pwede naman pala. Hinahinay. Oh my gosh. Oops! Ayun. Ayun. Aray. Ayan. Ayan na lang talaga. Pero hindi pa rin dapat kumpiyansa. Dapat edge to edge. Ay! Natakot ako. Ayun. Ito na lang talaga problema ko. Ayun. Please, please, please. Please naman, oh. Maawa ka naman sa akin para matapos na ako. Okay. Thank you.
Kanina kasi baliktad. Ito, baliktad kanina. Baliktad ba siya kanina? Oo nga. Kaya nga masyado mababa to, diba? Kasi nasa taas yung... Teka lang, baka hindi. Baka naano lang ako, guys. Namanikmata lang ako kasi parang pareho naman. Hindi ko na maalala. Kailangan ko... Kaya ako i-review yung video kasi parang feeling tingin ko hindi kasi nung hinawakan ko dito siya kanina bumaba siya eh kaya nga na-realize ko na baliktad siya. Wala, hindi ko na maalala, baliktad nga ba talaga siya o guni-guni ko. Napagod na yata ako, guys. Teka lang. May nahulog na parts. Itong bintana, papalitan ko pa yan. Tira niya naman, oh. Ang dumi na. Ayaw na ni Kuya nito. Gusto niyang maging cortina dito. So, bali, i-change ko yun. Yung curtain rod, ililipat dito. Tapos yun, dito, ililipat doon. Para may kunwari upuan. Yan. Kasi may lalagyan ako ng table dito eh. Yan. Ito na ang ginawa natin. Kahit paano may nagbago. Hindi pa tayo tapos. Malayo pa pero malayo na, guys. Hindi pa tayo tapos. Pero kahit paano naisimulan na. So, yeah. So, that would be all, guys. Sana na-inspired kayo na gawin nyo din yung mga matagal yun ang gustong gawin sa bahay nyo. I get you. Nakapagod talaga, pero wala tayong choice. Normal talaga na ganito. Kahit gusto pa natin mag-organize all the time, you know, life happens. Baka magiging serious to kasi I will tag you along, guys, hanggang matapos to. I'm so excited na matapos to. Yun lang yung nagbibigay sa akin ng inspiration. What time is it now? 13:56 na, susundin ko na ang baby. Kailangan ko nang bumaba at mag-ready. Kasi it takes like 3 minutes from here. Sakto. Pagdating ko nun, 2 na. So, thank you so much, guys. And I will see you sa next vlog natin. É tão sutil.